and the Hong Kong life begins at day one. Pumunta na kami sa city of Hong Kong. Sa bus terminal. Pababa. At nagpalipas po kami ng gabi dito sa airport dahil gusto ko pong makita nila ang beauty ng Hong Kong from airport to the city. Kaya nagstay po kami overnight. At nandito po kami ngayon papunta sa bus terminal para makatipid na rin sa pamasahe. So kailangan nyo lamang po magdala ng maraming pagkain mula sa Pilipinas dahil mahal po ang bilihin sa airport. Ito po sa bus terminal nito makikita po ang prices, oras, at saka destination. Dito naman po sa area na to, mag-aantay kayo ng mga bus na pupuntahan sa destination. Dito na kami sa double-decker bus. Dito kami talaga sa may... Gani daw yung driver. Yan, 14 yeah. Hong Kong dollar po, bawat isa. Maayos yung paglagay mo ng pagmata. Ha? Sa loob po ng 5 taon na pagtatrabaho ko dito sa Hong Kong noong taong 2012 until 2017 ay familiar pa rin po sa akin yung mga places dito. Pero napakasarap po naman talagang balik-balikan ng Hong Kong. Dahil noon pa po ay bala ko na po talagang dalhin dito ang pamilya ko. Pero hindi po yun natuloy. Kaya ngayon po after 5 years ulit ay natupad na nga ang aking pangarap para sa mga anak ko at sa aking pamilya. So sana po gabayan ni Lord ang aming bakasyon na ito na magiging maayos, maganda at masaya po kaming lahat na magstay dito. Kung sa Pilipinas po ay sobrang init na para kang may heat stroke, dito naman po sa Hong Kong ay malamig ang simoy ng hangin. So napaka-perfect po ng weather dito dahil hindi mainit, hindi rin malamig. Very perfect po para sa mga nag-escape sa mga may init na lugar. Kung nakikita nyo po yung nakalambitin niya sa taas, yan po ay cable car na makikita po dito sa Tung Chong Line. Yan po ay Abbottanau at malapit lamang po dito sa airport. So perfect month for vacation dito sa Hong Kong po ay month of April and May. Ayan po, sumakay po kami ng train pagkababa po namin ng bus. At dahil nagutom na nga po kami, naghanap po kami ng makainan. At ito po ang kanilang napili, ang Jollibee. Nakakabang po dahil ang mga tao po dito ay nagtatagalog. Yun pala, ang mga staff po dito ay mga Pilipino din. Magja-Jollibee kami ngayon. Tayo guys, Jollibee sa Hong Kong. Tara guys, kain tayo. Napapalibutan mo kami ng mga Pilipino dito. Ayan, nabusog na nga po kami at naisipan namin lumabas at maglakad-lakad para matunaw naman namin kinain. At ayan po, nakita namin mga naglalakihan at nagtataasan at nagaganda ang mga buildings dito sa Tsim Sha Tsui. At nagpatuloy po kaming naglakad patungo sa tabing dagat para makita rin po ang kagandahan nito. At dito po sa building na ito ay nandito po ang Hong Kong Museum of Arts. Dahil po ang mga anak namin ay mahilig po sa arts, kaya pumasok po kami dito na wala naman pong bayad. Libre lang po pumasok dito basta kayo po ay mahilig sa arts. Bawal lamang po dito kumuha ng video. Pero matigas po ang aking ulo kaya ayan, para makita po ninyo, nag-video po ako. Lagi po akong sinisita ng mga bantay dito. So, see you po sa next vlog.